sa kamatayan. Alleluia. Ang nagira sa tinubos ng bayan, nagpuling mga hinila, masaya nagiriwa, maganap tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nalig sa kamatayan. Alleluia. Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitaang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating hanapin ang may lubos na pagtitiwala sa naguumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa kaniyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaitaasan. At sa lupa'y napayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulunan. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos ang magmakapangyarihan sa'yo.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob ng mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng biniyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin. Pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel,
bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin pooy, purihin. Pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihin pinagdausa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Buti o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin pooy, purihin. Pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, pininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa nga ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito. Sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Palad at maligaya ang sumasampalataya sa dinakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa lahat. Atin pong purihin ang nagtagumpay nating Poong Jesus Nazareno. Sino po sa inyo ang mahilig maghanap ng ebidensya? Maraming tao, no? Para mapaniwala agad, naghahanap ng ebidensya o yung fact. Pero kadalasan, mas madali tayong maniwala sa opinion. Fact and opinion. Minsan akala natin yung opinion ay totoo na. Pero alam natin ang opinion ay nakabase lamang kung ano ang nakikita at nararamdaman ng tao. Pero yung fact, hindi mo na yon maiaalis dahil ito ay nakadugtong sa katotohanan. Pag-ibahin natin, halimbawa, sun rises in the east. Fact or opinion? Sagot, fact. Dahil hindi na siya pwedeng ilipat. Kahit saang lugar ka pumunta, palaging ang araw ay sa silangan lalabas. Opinion.
pogi si Father. Fact or opinion? Sabi nung iba, fact. Hindi po, opinion. Dahil depende iyon sa tingin at lakas ng loob ni Father. Dahil siya lang ang may kakayahang magsabi noon. Sa ating buhay, palagi tayong nalilito kung ano ang totoo at kung ano ang opinion. Para ho tayo ay hindi malito, between fact and opinion, ano ang gagamitin natin? Common sense. Diba? Kaya lang minsan ang hirap na rin ngayon. Pati common sense, nawawala. Ang hirap ng hanapin. Halimbawa, kadalasan, pag may patay sa ating pamilya o sa ating kapitbahayan, kapag mayroong paru-paro na dumating, ano ang una niyong sinasabi? Yan, dinadalaw tayo ni auntie, dinadalaw tayo ni uncle, o dinadalaw tayo ni papa. Sometimes, common sense does not apply anymore. Bakit? Kasi walang katotohanan. Hindi pwedeng sumanib ang kaluluwa ng tao sa kaluluwa ng paru-paro. Hindi kasya. Minsan nawawala ang common sense dahil punong-puno ka ng opinion, akala mo yung opinion mo nagiging totoo. Kaya po sa ating ebanghelyo, makikita natin ang pagdududa ni Tomas. Gusto niya makita, mailagay, maisuot ang kaniyang daliri at ang kaniyang kamay sa Jesus na ipinako sa krus. Ayaw niyang maniwala kahit na marami na ang nagpatotoo na si Jesus ang guro na kanilang sinusundan na pinatay sa krus, ipinako sa krus, ay muling nabuhay. Naghahanap si Tomas ng pruweba kung tunay nga ang sinasabi ng kaniyang mga kasamahan. Kaya upang mapudo ang pagdududa, mawala ang pagdududa ni Tomas, muling napakita si Jesus at kaniyang ipinasya, naranasin mo, danasin mo ang hinahanap mong katotohanan. Ako ito, ilagay mo sa iyo, ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking mga kamay upang makita mo ang tunay na sugat na aking nakamit sa krus ng kamatayan. Doon lamang sa pagkakataong iyon, naniwala si Tomas. Kaya ano ang sabi ng ating Poong Jesus Nazareno? Naniniwala ka lang kasi nakita mo na ako? Mapapalad. Mas mapalad daw ang taong naniniwala kahit hindi siya nakikita. Ito ang katotohanan ng ating pananampalataya. Sa ating buhay Kristiyano, kahit na hindi natin nakikita, nagpapakita ang Diyos sa napakaraming pagkakataon at paraan upang madama natin ang kaniyang pag-ibig at ang kaniyang awa. Ngayong linggo, ipinagdiriwang natin ang banal na awa. Kung titingnan po ninyo yung ating icon ng banal na awa, mayroong dalawang sumisinag, pula at puti. Ang pula ay sumisimbolo sa dugong ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. At hindi pa yun sapat. Kahit na ang natitirang tubig sa kaniyang katawan ay ibinigay pa rin
upang maramdaman natin ang kaniyang walang hanggang awa. Kaya ibinibigay ng Diyos ang awa upang tayo naman sa susunod na pagkakataon ay makaunawa ng kaniyang pag-ibig at awa sa lahat. Hindi po natatapos, hindi po nauubos, hindi nawawala, hindi natutuyo ang awa ng Diyos sa mga taong nauuhaw dito. Pabalik-balik tayo sa ating kasalanan, pero patuloy pa rin tayong huhugasan ng Diyos ng kaniyang awa at pag-ibig kung tayo'y marunong maniwala at ibinibigay ang ating pananampalataya. Sabi nga po ni Santo Tomas de Aquinas, "To one who believes, no explanation is needed. To one who does not believe, no explanation is enough." Ibig sabihin po, ang taong hindi naniniwala sa Diyos, kahit anong sabihin mo, hindi pa rin maniniwala. Subalit ang taong naniniwala sa Kanya, kahit hindi ka na magsalita, maniniwala pa rin at maninikluhod sa Kaniyang awa. Kaya po ang ating ebanghelyo ay nabanggit na si Tomas ang kambal ay wala roon. Nasaan po ang kambal ni Tomas? Hinahanap ko po. Baka po nandito. Baka po ang kambal ni Tomas ay katabi ninyo na patuloy ding nagdududa sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Ito na po ang oras, ito na po ang pagkakataong ating ibigay sa Diyos ang buong-buo nating tiwala, ang buong-buo nating pananampalataya upang maranasan natin sa ating buhay na sa kabila ng ating kasalanan, ang awa ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa lahat ng pusong bukas na tatanggapin ito. Ito po ang linggo ng banal na awa na araw-araw simula ngayon iisipin nating ang awa ng Diyos ang ating higit na kailangan upang tayo'y magtagumpay sa ating paglalakbay patungo sa Kaniyang kaharian. Ang awa at pag-ibig ng Diyos ang magdadala sa atin upang siya'y makapiling natin kasama ng mga anghel na walang humpay na umaawit ng hosana sa kaitaasan. Napakasarap damhin na kasama natin ang Diyos at sama-sama po tayo, walang maiiwan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ni Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao ng may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, taglayang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ng awa at pag-ibig sa atin. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Ang buhay na instrumento nawa ang dakilang awa ng Diyos, ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. May badaman nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan, ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na namahal ko, napupunong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ilang pala ang napahito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat
ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumai rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng walang hanggang awa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kaniyang kapistahan sa langit. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, para lang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan,